Hello YouTube. Ngayon po ay magre-review tayo ng aking internet service provider, which is Sky Fiber. Kung may kukwento ko lang, kaya kung bakit ako napunta sa Sky, actually hindi talaga Sky yung target kong ISP. Yung time na yon, last year, August yata yon or September, ang target ko talagang ISP is Converge, which is nung time na yon hindi pa available sa area namin. Kaya tinry ko rin yung PLDT Home Fiber, which is nung time na yon nag-submit na ako ng mga requirements. Naghingi na sila ng requirements, sinubmit ko via email. Pero inabot na ng siyam-siyam, ilang buwan, siguro mga isa't kalahating buwan, nag-respond sila sa akin na hindi may kakabit dahil sobrang tagal na daw. Parang nag-expired na yung application ko, kaya medyo na-dismaya talaga ako. Kasi gusto ko sana yung PLDT kasi meron siyang landline na pwedeng gamitin kasi meron kaming tindahan. Meron kaming tindahan na pwede sanang pagkakitaan din sana yung pinaka-landline niya. Kaso lang yun, to my disappointment, hindi po siya na-approve. So, kaya ako napunta sa Sky, which is 1 week lang na-approve agad siya. May tumawag lang na customer representative. Parang may tinanong lang, ewan ko, nakalimutan ko lang kung anong mga tinanong. After a week, may connection agad. May dumating na tech, ginawa yung linya. So at first yung kinuha kong plan is yung may kasamang TV box, ano, para sa pwede ka manood ng cable, yung plan 199. Pero hindi pa ito yung dati, hindi pa ganito yun, kasi I think nasa 30 Mbps yon or 25 Mbps, tapos meron siyang cable. Hindi ko alam kung bakit naging ganito siya. Dapat inantay ko na lang na maging ganito yung plan, kasi pinakancel ko yung pinaka cable niya, yung pinaka TV box pinapull out ko. Pag pinapull out ko yon, pwede siyang i-up yung 30 Mbps, pwedeng maging 50 Mbps, pero wala na yung cable. Pero nung nakita ko tong ano sa site nila, sana hindi ko na lang pinatanggal. Kasi same yung speed, 50 Mbps, same yung price, may cable pa. Ngayon, wala na akong cable, pero pareho pa rin yung pinabayaran ko. Same speed lang din. Medyo medyo negative na move yun para sa akin, kung alam ko lang ano. So ito ngayon yung plan ko ginagamit. Parang ganito na siya, pero hindi ito yung in-apply ko ng time na yun. May cash out din akong installation fee na $999. Ayan po. So far, so good naman siya. Wala po akong... Meron siyang minor hiccups mga nakaraang siguro. Sa isang buwan, dalawang beses, mawawalan siya ng internet. Pero maya-maya lang, on-off ng modem, bumabalik naman siya agad. So hindi ko na kailangan sa entire na plan ko ng from installation hanggang ngayon, which is ano na ba ngayon, May 2020, last year ko siya pina-connect mga August or September. Isang beses pa lang ako tumawag sa customer sa service nila para magpa-check ng linya. Kasi one time nawala talaga. Nung tumawag ako, kinonfirm nila na wala talagang connection, which is hindi naman tumagal ng isang araw, bumalik agad. So kudos dyan. Positive talaga yung Sky Fiber na yan. So pupunta tayo ngayon sa speed test. Speedtest.net para i-check natin yung bilis
ng internet natin. Actually, Sky Fiber, hindi naman talaga siya true fiber. Sky Fiber powered lang siya, pero hindi siya pure fiber. Kasi kung pure fiber yan, sa pagkakaalam ko, dapat kung ano yung upload, yung download speed, ganun din yung upload speed niya dapat. Which is hindi ganun sa pagkakataong ito. Wait lang, medyo mabagal yung ano natin. Alright, umakit naman siya. Hindi ko alam kung bakit mabagal yung pagka-render, pagka-pasok. Ayan po yung download speed. Ayan po yung kanyang upload speed. So last time 30 Mbps yung in-apply ko, yung upload speed niya 5 Mbps lang. Yan. So mga, yung mga ganyang data, yung ganyang numbers, enough na rin naman daw yan pag nag-e-stream ka. Halimbawa, nag-game streaming ka, parang sufficient na naman yan para sa acceptable na gaming or streaming performance. Punta ko tayo sa ibang, sa isa pang speed tester, which is fast.com. Ayan po. Mbps. Alright, so magkaiba yung ano niya, no? Magkaiba yung resulta. So hindi ko alam kung bakit maraming mga negative na 73. My god, hindi ko ina-expect to, ah. Isa pa. So tumalon siya ng 73 Mbps, ano? So marami ako naririnig na negative about the Sky Fiber, pero luckily hindi ko naman na-experience yung mga na-experience nila, sorry for them. So yan po, check ho natin ulit. So yun talaga, hindi ako napunta dun sa pinakaplano kong ISP, pero dahil so far okay naman yung service ng Sky Fiber, wala naman akong regret na napunta ako dito sa ano nito, basta na po-provide nila kung ano man ang pinramis nilang speed. So as you can see, hindi siya consistent. Ayan, nagagaganyan siya. I don't know why. Kung kailan ako nagre-record, siya nag lolo ko. Ulitin natin ulit. O ito, umaabot ng 84 Mbps. Kamanghamanghang kapangyarihan. Ito po, sa speed test sa fast.com. Ito yung sa speed test. Wala. Hindi ko alam kung bakit, ano, kung bakit iba yung result ng dalawang speed tester. So, papunta tayo sa YouTube. Mag-open tayo ng video. So medyo mabagal siya ngayon, na which is nakakapagtaka. Ito po, mag-stream tayo, I mean mag-play tayo ng isang video, 4K. Although hindi naman 4K itong monitor ko. Excuse me. 4K video. HD. So kung yung connection mo na to, hindi to sasapat kung yung mga video mong i-stream is pure 4K talaga. Magbabuffer talaga siya kasi nga hindi siya consistent. Kagaya niyan, matagal na, no? Ano ba yan, Sky? Kung kailan naman ibibida ko kayo, eh, tsaka kayo nagloloko.
So, ayan po. Ayan, 4K. Ayan, 4K. Ayan lang ha. Ayan, pwede natin siya i-wrap up sa ano. Mag-buffer na siya. 2160 na resolution is in a, masyado na sa too much na para sa ating internet, masyado na siyang malaki. So pwede lang siya sa 1440. Ayan, nagbabuffer na. At tingnan mo, hindi pala gaano. Ayan, yan, yan, yan. Okay, ulitin nga natin. Alright, another speed test for the last time. So yan, kung ako tatanungin nyo kung may re-recommend ko ba sa inyo ang ISP na to, most likely talaga. Oo, positive. So hindi ko alam kung bakit yung experience ng iba negative, kasi marami akong nababasang negative talaga. So very thankful naman ako na yung internet ko hindi pa ako binibigo. Huhu. Ayan. Kung 1440 kakayanin niya pa, pero kung pure 4K talaga, parang nasisinok na siya, no? Napibilaukan. Hindi niya kayang habulin. Speed test that man. Oh, for the last time. Bibigyan pa natin ng pagkakataon itong magpasikat itong Sky Fiber Plan 1999. Yan po. Bumawi ka, please lang. Okay. Yan. Yan yung natry kong, ba't nag-aano kasi siya eh. Naglalag. Hindi ko lang sure kung sa computer ko or sa internet connection, ano. Ayan. Naging 6 Mbps na lang. Pero pag sa fast, iba yung resulta. Ay, fashion. Fast.com. Uy, ano to? Hindi yan. Yan. Ito po yung, bakit ganun? Ito po yung resulta sa fast.com, which is malayong malayo sa speedtest.net. Ano ba to? Ano ba talaga nangyari sa'yo? Okay, ulitin po natin for the last time. Siguro alam baka sa website ng ano, sa website ng speedtest.net. Alright. Ganyan. So, advice ko lang sa inyo guys, kung meron kayong ganitong internet connection, tsaka medyo, kung gusto nyong mabawasan kahit papano ang inyong bayarin kada buwan, mag-install kayo ng parang Fiso Wi-Fi, yung walang machine. Meron din akong video nyan dito sa channel ko kung paano nyo gagawin yun. Kasi yung piso wifi na machine medyo may kamahalan. Maganda rin sana yun. Kaso lang, kung medyo tight yung budget nyo, wala. Kailangan nyo maghanap ng ibang alternative. Maganda yung piso wifi na negosyo. Kaso lang kung, yun nga, kung medyo tight yung budget, bumili kayo ng access point antenna. Tsaka yung cloud controller. Ayun, maganda yung TP-Link. Yung gamit ko ngayon, TP-Link eh. Kasi subok ko na. Hindi ko lang alam sa iba, hindi ko naman na-try. Kung available yan sa inyo, yun yung gawin nyo. Kasi maganda yung kitaan, lalo na pag maganda yung foot traffic ng mga tao sa inyong
sa inyong lugar, pwede na talagang pagkakitaan. Yung voucher system na pagbebenta ng piso wipe. So, sana hindi kayo nakatulog sa aking discussion. So, mag-ingat po tayo sa panahong ito kung saan laganap ang virus na COVID-19. So, stay at home, save lives. Ingat po kayong lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat po. Bye-bye!